Ikalawang town hall meeting ng ARTA, isinagawa sa San Fernando, Pampanga. Lokal na pamahalaan, tiniyak ang pagsunod sa mga provision ng ease of doing business sa kanilang proseso at serbisyo. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., napalitan ng red carpet ang red tape sa bansa. Mas masigasig ngayon ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa kanilang mga programa. Isa na dito ang mga town hall meetings hindi lamang sa mga ahensya ng gobyerno kung hindi maging sa local government level. Pinangunahan ni ARTA Director General Ernesto Perez ang ikalawang town hall meeting kasabay ng kauna-unahang Ease of Doing Business o EODB orientation sa San Fernando, Pampanga. Ayon kay Perez, nakikita nila ang tagumpay ng kanilang programa ngayong parami na ng parami ang mga government agencies na sumusunod sa tamang proseso. Sa pangunguna po, ang nag-guidance of our President, maganda po ang ating laban sa red tape. With the streamlining of processes and digitalization, we will be able to remove unnecessary requirements and less human intervention. Ani Perez, malaki ang maiaambag ng mga government agencies sa ekonomiya kung susundin lamang nito ang tamang proseso ng kanilang serbisyo. Lalo na anya ang mga ahensya na may responsibilidad sa pagnenegosyo. Hindi na nyo po kailangan ng fixer pag kailangan nyo ng... kasi diba normal sa atin, tayo, tatanong natin kung may kakilala ba tayo sa ahensya na to, sa NGO na to. Hindi na po kailangan. Dahil sa akin po sa batas, sino man na dumunod sa ating ahensya ay dapat na... kinukonsider as important person. Mismong mga barangay ay tinututukan din ng ARTA na anila ay may magiging malaking papel para malaman nila kung hanggang saan ang magiging tagumpay ng kanilang kampanya laban sa red tape. If you are able to implement our programs, initiatives from the barangay level, then we are assured na talagang magiging successful yung ating programa, especially with the vision of the President. O may bagong Pilipinas. Tiniyak naman ang alkalde ng San Fernando, Pampanga na ang kanilang mga proseso, partikular sa serbisyong publiko, ay sumusunod sa mga provision ng EOBD. Ano pat ina-update at dumadaan ito sa review taon-taon. Nagkakandak po tayo ng regular orientation at nagpapalaganap ng IEC materials ukol sa Citizens Charter at RA 11032. Para lalo pong maging aware ang ating mga kliyente at empleyado ukol dito. Samantala, nagkasundo sa isang Memorandum of Understanding na gawin bilang Government Hub ang Nuclear Government Center Corporation o NCGC. Kasama ng NCGC sa MOU ang ARTA, Business Conversion and Development Authority o BCDA at ilan pang mga negosyo buhat sa private sector para matiyak na mas magiging epektibo ang ease of doing business sa nasabing lugar. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.